Ninja Tactics sa Poker Unlisted Video Series Number 2. Dalawang bagay yan, possible na maging emotional yung kalaban. Kapag galit yung tao, hindi na siya logical. Magiging emotional na, matitilt na. Pwedeng laban ng laban, race ng race, kasi galit siya. I don't encourage na inisin nyo yung mga kalaban nyo. Pero dapat maging aware din kayo na possible na gawin yun sa inyo. Minsan hindi mo napapansin, talagang tina-trash talk ka para mawala ka sa laro. And kapag hindi mo yun naingatan, pumatol ka sa pagkipag-trash talk, nawala ka na sa focus. Possible na hindi ka na nag-iisip ng tamang moves. Pag marami kang iniisip, hindi ka makapag-decide ng tama. Sa poker kasi marami tayong titingnan, right? Marami tayong isipin, like dapat matandaan mo ano yung mga moves niya dati. Ano yung mga nilaban niya? O kaya ano yung range niya pre-flop? Nag-call siya? Ano yung ginawa niya pre-flop? Ngayon, kapag marami kang iniisip, ibig sabihin hindi mo yun makikwenta lahat. And then, sa laro, sa mesa, possible din na madistract ka sa chat. Minsan kahit na hindi ka yung chinachat, kapag may nagchat ng dalawang tao yun, nagchat sila, tapos binabasa mo yun, possible na madistract ka. Naranasan ko nga yan yung nilalaro ako ng chess. Nilalaro ng pustahan, minsan yung mga kakampi ng kalaban, magkikwentuhan sila sa tabi ko, malapit sa akin. Tapos, ay, nabaltaan mo, si ganito, si ganya, ganito nangyari. Kapag yung isip ko sumunod sa usapan nila, wala na, talo na ako. Kasi hindi na ako makafocus sa chess. So, ganun din yung sa poker. Dati, hindi ginagawa ko to. Hindi ko sinasadya. Mahilig lang talaga ako magsalita or magchat. Call center agent dati, di ba? Ngayon, kahit na isa lang yung kausap ko kapag nakipagtalo sa akin, as long as aware ako na wala akong binaviolate na rules, hindi ako nagmumura, hindi ako nag-iinsulto, hindi ako susuko sa chat. Pero alam ko hindi ako madidistract. Ang nangyayari, yung mga kalaban, sila yung nadidistract. So, hindi ko yung ina-advise, especially kung kayo mismo ay emotional, madali kayong mapikod, madali kayong matirbon yung gawin. It's just good na alam nyo na yan ay possible na ginagamit ng mga kalaban. Nangyari to sa akin sa live na pinipikon ako ng isang lasing, and then ahead na ako ng 10,000 for the first 2 hours ng laro. Ang lakas niyang magsalita, parang halos pasigaw na. Tapos nag-all-in siya sa akin ng pocket 8 siya, ako ace jack. Nag-all-in siya ng mga 3,000 or 2,500 na call ko. Tapos hindi nalabas yung ace or jack pa lang siya. Tapos maya-maya umalis na. Ibig sabihin nag-hit and run din siya, right? Pero ako dahil napikon ako, for the rest of the night, natalo na ako. So yan, ingatan niyo yung mga ganun. So yan lang guys, ang topic ko about mga ninja tactics. I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, fear you tonight. You don't wanna know me, you just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight.
I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. Puro drawing. Isang maliit na pair. Drawing yung flush. Drawing yung 7 sa straight. Hintay niyang 9. Ako naman at sa akin yung 9. Hintay ko yung 7. Kakatuwa naman yun. Grabe tong mesa na to. Handa ko dito kanina. Yung isa kong account. Setup ng set ako. Ganyan, packet 5. Tapos lumabas yung 3. Set din sa 3 yung kalaban. Ito si Miguel. Tapos raise 3, raise siyempre. Tapos lumabas yung 3 sa river. Hindi ko naman siya nilagay sa packet 3. All in. Pero 700 na lang natira. Malaki na yung pot. Kung 4-5 siya, di drawing dead na ako. Pocket 5, drawing dead na din. Ay, ano ba yan? Fold na tayo. Oh. Si dealer lang ang magaling. Kanina pa ito nagka-quads. Ayan, oh, nakaka-quads din. Si Miguel kanina, doon sa pocket 3 niya. Full house ako. Sana hindi na lang lumabas yung 3. So, set over set ang labas. Kaya lang, lumabas pa yung 3. Nag-quads pa. Gusto ko yung discuss yung importance ng paghihintay ng nuts. Nag-aaway yung dalawa kung ano players, pero magkaiba silang GC. Si Aniel, old player ko na, yung si Bullfrog, bagong player. Kailangan din kasi may magandang chemistry yung ano sa GC, kaya hindi ko sila pinagsama. Mga players kasi may mga kanya-kanyang different personalities. Kahit na parehas naman silang matino, minsan may mga personalities talaga na nagka-clash. Tulad ko, ako may attitude din ako. May mga tao na maka-vibes ko. May mga tao na hindi. Pero usually I just avoid pag hindi ko vibes. Hindi ko like. Loner ako na type, alam nyo ba? Problema dito, kung ni-raise ni Miguel ay something like pocket jack. Pero hindi siya nag-raise. Hindi siya nag-raise. So ano ka, mga ace king, ace queen? Ba't kinol mo lang? Sorry, Aniel. Eh, kailangan naman i-fold ko yung ace 10, diba? Tsaka 39 pesos na lang ni-raise mo.
So, ipipenalty ko sila pareho. Tig 100. Ano ba ako dito? Limit ko na lang to sa 40 minutes. Magbantay na lang ako sa GC. Nawala ako sa mood kung sa dalawang player ko nagtatalo. Sinabihan ko na ipe-penalty ko kayo. Tuloy pa din. Thank you for watching, guys. Sensya.